Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kakaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo bilang walang hanggan at dakilang pari. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, makawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin po tayo.
Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo po na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer-Seba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong sala ay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako ay naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin ay iyong kalooban.
aking itatago sa puso ang aral. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo ay isinisiwalat. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang puon ay dakila ng nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Masunuring Kristo Jesus nagain ng buhay sa krus, kaya tinakila ng Diyos. Pinigyan ng ngalang tapok sa langit at sansinukob. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dakong roon." Ngunit isinaman niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sama-sama, sabay-sabay nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, napakaganda po ng araw na ito sapagkat
Kagaya ng nabanggit sa simula, hindi ito isang ordinaryong Webes lamang, kundi sa araw na ito, ginugunitan natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo bilang walang hanggan at dakilang pari. Jesus Christ, the High Priest. Nung tayo ay bininyagan, mga kapatid, huwag nating kalilimutan, hindi lamang Espiritu Santo ang bumaba, ang tinanggap natin. Nung bininyagan tayo, tinanggap din natin. Nakihati tayo sa tinatawag na threefold mission of Christ. Nakihati tayo sa mission ni Kristo. Kaya yung pagiging Kristiyano natin, hindi yan membership lang. Hindi yan para masabing miyembro ka. Yung pagiging Kristiyano natin ay pagiging alagad ni Kristo. Na nung bininyagan tayo, tinanggap natin, nakihati tayo. Hindi pwedeng wala kang pakialam, wala kang ambag. Ang Kristiyano, laging may maiaambag. Pero huwag niyong isipin pag sinabing ambag, pera lang pera. Lagi lang pera ang pwedeng iambag. Yung maganda yung nabasa ko eh, kumain ayon sa inambag. Minsan kasi no, pag yung librihan, kung sino pa yung wala namang inambag, siya yung pinakamaraming kinain sa atin. Pag sinabi natin na ambag, bilang Kristiyano, makihati tayo sa misyon ni Kristo bilang pari, hari, propeta. At sa araw na ito, pag nilaya natin ang misyon ni Kristo na misyon nating pare-pareho bilang pari. Pag sinabing pari, kami pong tinatawag ninyong pari, kahit na mas mataas ang pwesto namin sa inyo, kayo ay nakaharap dito. Kami ay nananalangin. Tayo ay nananalangin. Kami ay namumuno sa inyo sa pagdarasal. Kaya bago kami maging pare, naalala ko, nung kami ay naordinahan, sabi ng obispo, kaya naging pari ang mga anak ninyo dahil nagdasal kayo. Ngayon, pari na ang mga anak ninyo. Doblehin ang pagdarasal ninyo. Parang yung narinig nating ebanghelyo ngayon, yung dasal ni Kristo para sa kanyang mga alagad. Kaya ang isang pari ay ang taong pinili, tinawag ng Diyos upang mamuno sa pagdarasal ng bayan, sa pag-aalay, sa pagpupuri ng bayan sa Diyos. Yan ang misyon, trabaho, pananagutan ng isang pari. Na kayo ay ihatid namin, gabayan, samahan, hindi papunta sa kung ano lang ang gusto at alam namin, kundi kay Kristo lamang. At huwag kalilimutan, hindi lang kami ang may ganyang pananagutan, tayong lahat. Kaya sana yung buhay natin ay maging buhay na naghahatid, naglalapit sa kapwa natin para magdasal. At saan makikita yan? Hindi lang yan makikita sa kung gaano karami ang suot mong krus, eskapularyo, rosaryo. Hindi lang yan makikita sa tagal ng iyong pagluhod. Hindi lang yan makikita sa araw-araw mong pagsisimba. Tandaan ninyo, ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Amen? Ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Kaya yun ang pananagutan namin, mga pari. At yun ang pananagutan nating lahat bilang mga binyagang Kristiyano. Hindi sapat
na tayo ay natutong magdasal. Hindi sapat na tayo ay leader, lingkod ng simbahan. Mas malaking pananagutan natin ay kung ang buhay natin, ang pag-iisip natin, ang ginagawa natin ay tunay na makapagpapabanal hindi lang sa atin, kundi sa mga kasama natin. Magre-report po ako ng ating iThursday. Webes ngayon. Every Thursday ng umaga, meron tayong iThursday program, yung ating feeding program. Kaninang umaga, last week, 243. Ngayon, 274. Ganun na sila karami. Pero ang nais ko pong ibalita sa inyo, nakakahanga pong makakita, hindi lang ho kami, linggo-linggo, iba-iba po ang nakakasama naming volunteers. Sa mga pagkakataong ito, yung mga lingkod ng ating simbahan, iba't ibang departamento ng simbahan ng Quiapo, sila po ay nagbibigay ng oras nila, ng talino nila, ng kaalaman nila, para maglingkod sa mga kapatid nating mas nangangailangan. Sana, kahit hindi po kayo nakakasama namin, pero yung binibigay ninyong tulong, malaking bagay yan. Pero sana, araw-araw, isabuhay natin ang misyon natin bilang bahagi ng bayan ng Diyos. Bilang mga Kristiyanong nakikiisa sa misyon ni Kristong dakila at walang hanggang pari. Ito ay ang misyon ng paglilingkod na maghahatid sa kabanalan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, lagi nating tatandaan, anumang mabuti, anumang tamang bagay na ginagawa natin, binibigay natin sa isa't isa, ay tunay na daan patungo sa kabanalan. Sa huli, isa lang naman dapat ang maging bunga ng buhay na meron tayo sa mundong ito. Hindi kasikatan, hindi kayamanan, hindi posisyon, hindi titulo. Sana sa huli, anumang mabuti at tamang nagagawa natin ay magpabanal sa atin. Huwag lang kalilimutan bilang mga alagad ni Kristo. Kailangan tayo magpakabanal, matutong magdasal. Pero huwag kalilimutan, ang taong dasal ng dasal, kung hindi nagbabago ng asal, hindi magiging banal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano, nawa ay sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, nawa ay maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, nawa ay magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, nawa ay magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, nawa ay mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahiningan, ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa at trahedya, ang mga nag-aalaga rin sa mga may sakit, ang ating mga medical frontliners. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga bilanggo at katutubo, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amin. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay
ay pinangungunahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang, dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Saint Bernadette, Padre Pio,
Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ni minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ni minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ng Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapi at mga sinisil ay hahanguin sa mga hilahil. Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass at service sa darating na June 1, Webes. Ngayon po ito sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula sa alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health
standards pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo. Kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy pong nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo para po sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para po sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Sa inyo pong mga nagbibigay at magbibigay ng tulong pinansyal sa ating pong opisina sa Parish Office, salamat po. Marami po tayong mga scholars, mga estudyanteng tinutulungan dito sa Maynila at sa labas ng Maynila ang naaabot ng inyong tulong. Yung pong mga binigay at ibibigay ninyong mga in-kind donation, bigkas, noodles, delata, sabon, kape, tubig, yan po ay napakalaking tulong. Maaari nyo pong ibigay pa rin yan sa ating Social Service Office sa Benedict Building. Hindi lamang po sa mga oras ng kalamidad, nakapagbigay na po tayo ng tulong sa iba pang biktima ng kalamidad at sa iba't ibang mga communities at parokya na nangangailangan ng tulong natin. Sa kabila ng inyong sariling mga pangangailangan, mahirap ang buhay, pero hindi nyo pinagdadamot ang inyong kabutihan ng buhay. Ang inyong kabutihan sa buhay. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
kanya amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.